Soraya's POV. Okay ka lang? Bakit ba nagpapakabasa ka sa ulan? Baka magkasakit ka niyan. Anas na sa kanya, inabot sa akin ng tuwalya. Pinunasan ko naman ang katawan ko dahil basang-basa talaga ako. Hindi ko masyadong kilala si Ethan pero mukha naman siyang mapagkakatiwalaan. Alam ko masyado na ako naging padalos-dalos na ngayon pero nasasaktan ako. Nasasaktan na naman ako sa isang dahilan lang. Diyan ka na muna, maghahanap lang ako ng pwede mong isuot. Wika niya, hindi naman ako umimikat na natiling nakatulala sa kung saan. Ayaw ko nang nakikipag-away ako nang dahil lang sa lalaki pero mukhang kahit gusto kong iwasan na hindi ko pa rin magagawa. Mga gamit ito ng kapatid ko na naiwan niya dito. Ito yung mga undergarments mukhang hindi pa niya nagagamit. Gamitin mo na lang. Inabot niya naman sa akin ng mga isusuot ko. Nakaabala patuloy ako ng tao. Naglakad na ako patungo CR para makaligot makapagbihis na ako. Nang makalabas ako'y nangangamoy na sa kondo niya ang niluluto niya. Inilibot ko naman ang paningin ko dito sa kondo niya. Dito kaya siya natutulog? Come here, kainin mo na muna to para naman mainitan ang katawan mo. Wika niya. Nilapitan ko naman siya at naupo sa upuan. Ipinaghain niya naman ako ng mainit pang sopas. Niluto ko na yan habang naliligo ka. Maganda yan sa panahon ng taglamig. Salamat, Ethan. Nakangiti kong saad sa kanya. Kumain naman ako ng niluto niya habang siya naman ay nakaupo sa tapat ko. Sa mga oras na ito, siguro nandun na siya sa bahay o kung saang lupalop ng Manila. Hindi ko naman sigurado kung uuwi ba talaga siya sa bahay kahit na nagpaalam siya sa akin na hindi niya ginawa sa nakalipas na ilang buwan. Do you love him? Napatigil naman ako sa pagsubok ko sa tanong ni Ethan. Nilingon ko naman siya at bakas ang pagiging seryoso niya kahit na may kaunting ngiti sa kanyang mga labi. Anong ibig mo sabihin? Nagmamaang-maangan kong tanong. Narinig ko yung nangyari sa cafeteria ng kumpanya. I even saw you at the mall with Sir Jaden. Mapait naman ako napangiti habang nakayuko. Hindi ko alam na may mga nakakita pala sa amin sa mall. Mahal ko nga siya, pero hindi ko naman lang siya maangkin. Ni hindi ko siya matawag na akin at pagmamayari ko. Don't worry, hindi naman kita hinuhusgahan kung nagkagusto ka nga rin sa kanya. Just cry and cry. Pagkatapos hanapin mo yung worth mo. Dagdag pa niya. Wala naman akong kawala para hindi ko pa aminin sa kanya ang nararamdaman ko para kay Jaden. Mukhang ramdam yun ng lahat pero hindi ramdam o hindi makita ni Jaden. Kulang pa rin bang ginagawa ko para maramdaman niya ang nararamdaman ko para sa kanya? Pasensya ka na Ethan kung naabala pa kita. No worries, palagi rin naman kitang nakikita pero hindi mo ko napapansin dahil sa iba nakatuon ang atensyon mo. Bahagya naman ako natuwa sa sinabi niya. Ganun na nga siguro ako kabulag. Hindi ko napapansin ang nasa paligid ko ng dahil kay Jaden. Masyado na ba talaga akong halata? Hindi naman, mahalata ka lang kapag may mga taong nakamasi din sa'yo. You know what? He's a jerk for wasting a woman like you. Ibig bang sabihin nun mas nabigyan ako ni Gerald ang atensyon kesa ni Jaden? Kasi alam ni Gerald ang nararamdaman ko para kay Jaden. Pero si Jaden hindi man lang niya yata napansin. Hilaw naman akong natawa. Mabuti pa siya, naisip niyang sayang ako. Ganun siguro talaga, basura lang ang tingin sa akin ng iba. Napalingon na lang ako sa bintana niya. Malakas pa rin yung ulan sa labas at para bang may bagyo dahil sa kasama nitong hangin at kidlat. Pwede ba ako makitulog dito kahit isang gabi lang? Makapal na mukha ako para makitulog pa sa taong hindi ko kilala, lalo na at lalaki. Pero sa mga oras na ito, hindi ko na inisip ang kapahamakan ng maaaring mangyari sa akin. Kasama niya. Hindi naman siguro siya katulad ng ibang lalaki na mapagsamantala. Oo naman, pwede ka matulog sa kwarto ko. Dito na lang ako sa sofa. Salamat. Tumango ako at ngumiti lang naman siya sa akin. Gusto pa sana niya ako ipagluto ng hapunan pero umiling na ako. Tama nang binigay niya sa akin sopas, wala rin naman akong ganang kumain. Pumasok naman ako sa loob ng kwarto niya at nahiga. Halos wala akong kalakas-lakas. Nilingon ko ang cellphone kung kanina pa tunog ng tunog. Wala naman tatawag sa akin dyan na mahalaga o magte-text. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko para kahit ilang oras lang makalimutan ko mga iniisip ko. Nang maaga ako magising ay bumangon at lumabas na rin ako ng kwarto ni Ethan. Dahan-dahan pa ako naglakad palabas para hindi ko siya magising. Nag-iwan na lang din ako ng note sa fridge niya bilang pasasalamat. Nag-taxi na lang din ako hanggang sa makarating ako ng bahay. Mukhang hindi pa nga nauwi si Jaden. Hindi naman ako magugulat dun. Iha, saan ka ba nang galing? Saan ka natulog?
salubong na tanong sa akin ni Nanay Susan. Okay lang po ako, Nay. Nakitulog lang po ako sa kaibigan ko. Naku kang bata ka, kagabi ka pa hinahanap ni Jayden. Ang akala niya nag-overtime ka lang. Kaya tumawag siya sa kumpanya pero ang sabi tanghali ka pa hindi bumabalik. Saan ka ba nang galing? Hinanap niya ako. Para saan pa para hanapin ako ng katulad niyang manhid? Okay lang po ako. Gusto ko na lang po muna makapagpahinga. Saad ko saka umakit na sa kwarto ko. Naligot nagbihis na muna ako. Wala akong balak na pumasok muna sa kumpanya. Gusto ko na muna manatili dito sa bahay. Nagtungo na lang ako sa veranda dahil pagod na rin ang katawan ko sa kakahiga. Gusto ko nang maaliwalas na paligid at gusto ko nang makapag-isip at makapag-desisyon. Ayaw ko na habang buhay na lang akong ganito. Habang buhay na ikukulong ang sarili ko sa katulad niyang walang ginawa kung hindi ang saktan ako. Sa bagay, hindi nga pala niya alam na nasasaktan niya na ako dahil manhid siya. Wala pa kami isang taon na mag-asawa pero pakaramdam ko isa ilang buwan naming pagsasama para akong nasa impyerno. Ang lungkot, ang sakit-sakit. Maybe I should learn how to let him go. Masyado na yata ako nakadepende sa kanya at hindi siya pinapalaya. Baka ako lang talaga yung hinihintay niya sumuko dahil natatakot siyang isipin kung ayaw niya talaga sa akin. Mas mabuti pa nga yung una pa lang naging honest na siya eh para hindi na ako nasaktan at umasa sa kanya ng ilang buwan bilang mag-asawa naming dalawa. Tumayo naman ako sa kinaupuan ko. Aayusin ko na lahat ng mga gamit ko. Hindi ko na kayang tumagal pa kasama niya kahit na hinihila ko ng katawan kong manatili pa. Sa una lang naman masakit at iisipin mong hindi mo kayang mabuhay kasama siya. But when you're used to it, hindi ka na mahihirapan. Inilibot ko pang paningin ko sa kwarto ko. Wala naman siguro akong naiwan na mahalagang gamit ko. Hirap na hirap akong hilay ng malaki kong maleta para makalabas na ng kwarto ko. Magche-check-in na muna ako siguro sa isang hotel dahil kapag sa bahay ako umuwi. Magtatanong lang na magtatanong ang mga magulang ko at baka sila pa mismo maghatid sa akin pabalik kay Jayden. At kapag nangyari yun, baka mahirapan na akong umalis ulit. Ayaw ko nang maabutan niya pa ako dito. Bubuksan ko na sanang pintuan ko na magulat ako dahil sa biglaan itong pagbukas. Iniluwa niya naman si Jayden na salubong ang kilay. Where have you been? Galit nitong tanong sa akin. Hindi naman ako kaagad nakasagot sa kanya. Iniwas ko na lang sa kanya ang paningin ko. What's that? Bakit may daladala kang bagahe? Where are you going? Pansin niya na sa maleta akong malaki. Huwag kang manahimik, Soraya. Sabi mo sa kanya lahat ng dapat niyang marinig para makaramdam ka naman ng ginhawa. Answer me, Soraya. Where are you going? Bakit daladala mo lahat ng mga gamit mo? At saan ka natulog kagabi? Halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo buong magdamag. Hilaw naman ako natawa sa sinabi niya. Talaga, may pakialam ka sa akin, Jayden? Sa pagkakaalam ko ay sarili mo lang iniisip mo. What? Hindi pa niya makapaniwala ang tanong. Binitawan ko naman muna ang maleta ko dahil mabigat. Hayaan mo na ako. Pinapalaya na kita, Jayden. Pagod na ako sa relasyong ito. Pagod na akong kasama ka, Jayden. Gusto ko ding maging masaya. Deserve ko ding maging masaya. Hindi, hindi ka aalis. I am Jayden. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang mga dala kong gamit? I'm tired being with you. Hayaan mo lang ako't palalayain na kita. I want to be happy with someone else. Who is someone else, Soraya? Who is he? No, you'll stay with me. Walang aalis. He said in his frustrated tone. Hilaw akong natawa. Ano naman bang mga sinasabi niya? Hindi itong inaasahan kung sasabihin niya. Hindi itong inaasahan kung mangyayari. Ang iniisip ko hindi ako mahihirapan na kausapin siya tungkol sa bagay na to. Na mabilis niya akong pakakawalan at hahayaan. Pagod na ako, Jayden. Maling-maling pumayag tayong dalawa sa kasal na ito. Dahil hindi rin naman nag-work. Walang nangyari. Mas lalong nawala kung ano yung tayong dati, kung ano ka sa akin. Hindi ko na kayang manatili pa kasama ka. You always make me feel worthless. Uuwi ka kung kailan mo gusto. Naiintindihan ko naman na ayaw mo pang ikasal. Lalo na sa taong hindi mo mahal. Pero Jayden, kaibigan mo ko. Best friend tayo. Kahit hindi ka na nagpakaasawa sa akin, kahit na natili na lang tayo sa kung ano tayo dati. Ilang buwan na rin naman tayong ganito. Tanggap ko na rin na wala na talaga yung best friend ko si Jayden. Napasinghot na lang ako't napayuko dahil sa sunod-sunod na namang pagpatak ng mga luha ko. Gusto kong manatili, yes. Pero pagod na ako. Mahal kita, pero ang sakit na mahalin ka. Hindi ko na mahanap yung sarili ko. Hindi ko na alam kung saan bang patutunguhan ang pagmamahal ko sa'yo. Soraya, mahina niya saad. Napaupo na lamang ako sa kama ko dahil sa panghihina ko.
Tahimik lang akong umiiyak habang nakayuko at pinaglalaruan ko mga daliri ko. Naupo naman siya sa harap ko. I don't understand, wika pa niya. Hindi mo naman talaga maintindihan. Paano mo malalaman kung palagi kang wala sa bahay, palagi kang late umuwi at maaga ring naalis? Busy ka sa mga babae mo, Jaden. May isang taong nagsabi sa akin na kailangan kong hanapin ang ward ko. Paulit-ulit naman siyang umiling sa akin. Kita ko na rin ang paglandas ng mga luha sa piski niya. I'm happy for you, Jaden. Masaya ko nahanap mo ng makakapagpasaya sa'yo at ang makakasama mo habang buhay. Soraya, muli niyang tawag sa pangalan ko. Hinawakan ko naman ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko. Don't forget that I'm happy for you, Jaden. Ako pa rin naman ito eh. Ako pa rin si Soraya ang kaibigan mo. Hindi naman ako mawawala. Katulad pa rin ako ng dati, basta huwag mo akong kakalimutan. Please stop, anas niya. Nginitian ko naman siya. Marami pa akong gustong sabihin kaya nilingan ko na siya. You know what, when we are kids, you are the best man for me, except for my father. Naisip ko na swerte na mapapangasawa mo balang araw dahil full package ka na. Hindi naman natin inasahan na balak pala nila tayong ipakasal dahil na rin siguro sa nakikita nilang komportable na tayong dalawa sa isa't isa. I want to find my man, the man that will make me happy. Umiiyak ko pa rin sad sa kanya habang siya naman ay paulit-ulit na umiiling sa akin habang hinahaplos sa mga kamay ko. Masaya ako para sa iyo, Jaden. Hindi ako nagsisinungaling sa bagay na to. Hindi man ako yung babaeng magpapasaya sa iyo, tanggap ko na yun. Gusto na kitang palayain. I want to be happy with someone else, Jaden. Pagod na akong mahalin ka. Sad ko pa na ikinatingala niya sa akin at bakas ng pagkagulat sa mga mata niya. I knew it. He didn't know about my love for him dahil sa iba siya nakatuon. Soraya, natawa na lang ako dahil wala nang katapusan na pagtawag niya sa pangalan ko. I know, Jaden, hindi mo ko kayang mahalin kung gaano kita mahalin. Being with you was one of the happiest things that happened in my life. Really, mahal kita pero kailangan kitang bitawan. Gusto ko ding mahalin ang sarili ko. Pero mahal din kita. Sino nagsabing hindi kita mahal? I fake a smile. Ang sarap pakinggan pero pagod na ako maging marupok sa kanya. Ayaw ko marinig ang mga bagay na gusto ko marinig sa kanya dahil lang sa awa niya sa akin. Stop it, Jaden. Hindi mo kailangang maawa sa akin. Tanggap ko na. I am not joking here, Soraya. I'm deadly serious. Mahal kita hindi bilang kaibigan. I love you. As a woman, I'm sorry if I make you feel that you're worthless, but that is not true. Hindi ko lang alam kung paano kaharapin. Masyado ako naging duwag to the point na nasasaktan na pala kita. Stop it please, Jaden. Huwag mo na akong bigyan ng panibagong pag-asa. Hayaan mo lang ako't sabay nating hanapin ang ating happiness. But I'm sincere, Soraya. Please don't leave me. Handa akong magbago basta huwag mo na lang akong iwan. Kung nasaktan kita, please patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Ayaw ko ng ganito. Hilingin mo na sa akin ang lahat, Soraya. Pero wag ito, wag ang bagay na ito. I can't let you go. I love you, Soraya. Alam kong hindi ko yung naipakita sa'yo but please, let me make you feel it. I really love you. Ngumiti naman ako sa kanya. Pinunasan ko mga luhang pumatak sa pisngi niya. Mapapasaya lang natin ang isa't isa kapag bumitaw na tayo, Jaden. I really appreciate you but I think this is not the right time for us. No, hindi ka aalis. Pagpipigil pa niya sa akin. I'm happy being Mrs. Montalve, being with your wife, Jaden. Then please stay. Stay, Soraya. Hayaan mo ipakita at iparamdam ko sa iyong mahal kita at totoong nararamdaman ko para sa iyo. I'm really sorry kung kailangan pa nating umabot sa bagay na ito. Please stay. I can't let you go. I'm sorry for being a jerk and stupid, Soraya. I want you to stay with me. Please stay. Nagmamakaawa niya saad. Habang hawak-hawak niya mga kamay ko, iniwas ko sa kanya mga mata ko. Ano bang dapat kong gawin? Ano nga bang dapat ko pang sabihin sa kanya? He's my weakness at alam ko kung saan na naman ang patutunguhan ng pagiging marupok ko. Hindi naman siguro masamang bigyan ng chance sa mga taong nakasakit sa'yo, hindi ba? Everyone deserves to give a chance. Ilang buwan din naman ako nagstay, di ba? Ilang buwan din naman ako nasaktan ng dahil sa kanya. So why don't we try to give him a chance? Wala naman sigurong masama. May magbago man, hindi man nag-work. At least sinubukan namin ito, wala akong pagsisisihan. Nasabi ko na sa kanyang nararamdaman ko. Totoo na mahal niya ako. Then I should be happy dahil ang taong matagal ko nang mahal ay mahal din pala ako. Hindi naman masamang sumugal minsan. Sumugal naman ako na paulit-ulit. Kaya bakit hindi ulit gawin? Babe,
Napangiti na lamang ako nang yakapin na kumula sa likuran ko ni Jaden. Ang saya palang gumising sa umaga, lalo na kumingiti sa iyong mga labi. Nagluluto ako, ano ba? Natatawa kong saad nang sinisik niyang ulo niya sa leeg ko. Hinarap ko naman siya at sumalubong sa akin ng mapupungay niya mga mata. Bakit ka ba nakahubad? Sigaw ko sa kanya na makita kong wala siyang pang itaas. Iniwan mo ko sa kama eh. Nakanguso pa niya saad. Ang cute. Magsusuot ka na ng damit o hindi? Taas kilay ko na saad sa kanya. Mas lalo nang humaba ang nguso niya at padabog pang umalis sa harapan ko. Yes, he's back. Jaden is back but not as my best friend, but as my husband. Hinarap ko naman ang niluluto ko. Sana matagal na namin itong ginawa. Baka kung nagawa na namin dati pa ay nagpapatuloy na siguro ang maganda naming relasyon hanggang ngayon. Nang matapos akong magluto ay hinain ko na rin yung sa lamesa. Ipinagtimpla ko na rin si Jaden ang paborito niyang kape. Ngayon na lang ulit ako makakapagluto ng para sa kanya. Nang makita ko nakatayo sa pintuan ng kusina ni Jaden, ay nginitaan ko siya. Halika na, kumain na tayo. Aya ako sa kanya. Naglakad naman siya papalapit sa akin. Anong oras ka naman lang ba nagising? Tanong niya. Nilagyan ko naman na muna ng pagkain ng pinggan niya. Kani-kanina lang, may meeting ka ba ngayong araw? Gusto mo bang sumama? Nangaasar niyang tanong kaya napangiwi na lang ako. Hindi kita abalahin, hindi ako ganun kadisperada para manatili palagi sa tabi mo. But I want to stay with you in a whole day. Para pa niyang batang saad. Hindi naman yun pwede, baka magsawa ka sa akin yan. Natatawa kong saad sa kanaupo sa upuan ko, matapos kong salina ng kape ang baso niya. Bakit naman ako magsasawa sa kagandahan ng asawa ko? Hindi ako magsasawa sa'yo, Soraya. Bulero ka talaga? Sad ko, hindi pinahalata ang kilig na nararamdaman ko sa katawan ko. Iba talagang epekto niya sa akin. Siya nga pala, na-replyan mo na ba si Gerald? Hinahanap ka pa rin yata ng moko. Oo nga pala, nakalimutan kong i-check ang cellphone ko pagkagaling ko sa kondo ni Ethan at na magkausap kaming dalawa. Replyan ko na siguro mamaya pagkatapos kumain. And let's talk after we eat. Napalingon naman ako sa kanya dahil seryoso ang tinig niya. Ang mga mata niyang parang pinapasok na naman ang kaluluwa ko. Ano bang nagawa kong kasalanan sa lalaking ito? Napalunok na lang ako at iniwas sa kanyang paningin ko. Sa paraan ng tingin niya sa akin, pakiramdam ko tuloy, may nagawa nga ako sa kanyang hindi niya nagustuhan. Gusto ko tuloy pabagalin ang pagkain ko pero hindi umaayon sa akin ang panahon. Papasok ka ba sa kumpanya? Tanong niya kaya, pansamantalang nawala ang kaba sa dibdib ko. Wala naman akong gagawin dito maghapon. What about you? Do you have a meeting outside? Kinansel ko lahat. What? Why? I mean, what's your reason? You don't have to do that. May important appointments ka ba ngayon? A really important appointment? With who? With my wife. I want to cuddle the whole day with her. Natigil naman sa ere ang pagsubo ko dahil sa sinabi niya. Like what the F? Kailan pa siya naging bolero? I'm really serious, Soraya. Huwag ka magre-reklamo. As if I have a choice. Napapailing na lang ako sa kanya. Nang matapos kaming kumain, ikinuha ko naman ang mga cookies na ginawa ko lang kaninang madaling araw. Hindi naman siya mahirap gawin. Saka mabilis ang process. Ikain mo na lang yan. Sad ko sa kanya. Saka nilagyan ng cookies ang plato niya. Ilagay mo na lang yan dito, then let's go to the pool. Mas magandang kumain doon ng dessert. Suggestion niya naman. Tumango na lang din ako. Nilagay niya na lang sa malaking pinggan na mga gawa ko sa kadinala yun. Tinawag ko naman muna si Kate. Pakilinis na lang muna, salamat. Sad ko sa kanya. No problem ate. Mabuti naman at nakakamabutihan na kayo ni Sir Jaden. Stay strong po. Wika pa niya, nagingitaan ko na lang. Sumunod na ako kay Jaden sa pool. Nakasausaw pa ang dalawa niyang paa sa tubig. Kaya ginaya ko na lang din siya sa pag-upo niya. We should done this before. Hindi ko alam ng haba pala ng panahon na sinayang ko. I almost lost you. Sincero niyang saad habang nasa harap ang tingin niya. Pareho pala kami ng iniisip. Kung naging maaga nga lang sana ang pag-aayos namin sa relasyon namin bilang ganap na mag-asawa. Do you really love me? If yes, bakit mo ginawa sa akin to? Ang saktan ako ng paulit-ulit. Because I'm afraid. Afraid of what? Kunot-noo kong tanong sa kanya. Natatakot akong baka tuluyan ka mawala sa akin kapag inamin kong nararamdaman ko para sa'yo. Natatakot akong i-reject mo ako. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa ating dalawa pero hindi ko pa alam na muntik na rin kitang mawala dahil sa kaduwagan ko. Napangiti naman ako sa sinabi niya pero nawala rin yun ang maalala ko mga babaeng nakakasama niya. How about the woman?
yung babaeng dinala mo dito? Lakas loob kong tanong sa kanya. Lasing ako nung gabing yun. Akala ko ikaw yung kasama ko pero mali pala ako. Natatawa niyang sad. Ginawa mo pa akong dahilan? No, I'm not. I'm telling you the truth. Sa sobrang kalasingan ko, ikaw ang nakikita ko sa mga babae. Hindi ko rin alam na iuwi ko pala yun. How about the other one? Yung babaeng nagpunta sa kumpanya mo. Kunot-noon niya naman ako nilingon. Yung babaeng pinagbuksan mo pa ng pintuan? I also saw that. Napubuntong hininga naman siya. Anak siya ng isa sa mga major shareholders. Inahatid ko lang siya noon sa airport. Kung ganun, bakit ikaw pang kailangan maghatid sa kanya? Wala ba siyang personal guard, driver o ano pa na pwedeng maghatid sa kanya? Let's just forget about that. Wala namang special sa mga babaeng nakakasama ko eh. Napataas naman ang kilay ko. Wala pala? Eh bakit hindi ka umuwi araw-araw sa bahay? Bakit hindi mo ko iniimikan? Tanong ko pa. Natawa naman siya. You have so much questions. Sige, sasagutin ko. Just make sure na masasagot mo rin ako mamaya at bigyan mo ko ng malaking dahilan. Pagbabanta pa niya. Ano bang itatanong nito? Kung makabanta, kala mo laki ng kasalanan ko. Sa totoo lang kung bakit hindi ako nauwi dito sa bahay kasi natatakot pa rin akong mawalan ako ng kontrol. Lalo naman nagsalubong ang mga kilay ko. Nanguha naman na muna siya ng cookie saka kinain yun. Ang sarap mo talagang gumawa, babe. Nakangiti pa niya sad. Ituloy mo! Inis kong sad sa kanya. Magkukwento na nga lang putol pa. Bahagya pa siyang natawa sa akin. Oo na, wait lang. Kumakain pa ako eh. Natatawa pa niya sad. Hinintay ko naman na mungiya at malunok niya na lahat ng kinain niya. Ano bang kinatatakot niya? Mawala ng kontrol? Saan? Baka kasi hindi ko matiis. Hindi ko makontrol yung sarili ko. Sa tuwing nakikita kita, gusto kitang yakapin. Gusto kong halikan ng mapupula mong mga labi. I even think na gawin ko sa yung bagay na yun. You're too hot, Soraya. Natatakot akong mawala ng kontrol sa sarili ko at mabastos kita. Kahit sabihin nating asawa na nga kita pero hindi naman ako sigurado sa nararamdaman mo para sa akin. I want to respect you kahit na asawa nga kita. I choose to stay at my condo para pigilan kung anumang pumapasok sa utak ko. Hindi ko namamalayan na napapangiti na pala ako. Pinag-iisipan ko siya ng kung ano-ano na baka busy na siya sa kung kani-kaninong babae. Na baka may nagpapasaya na sa kanyang iba. Kung ganun, hinuhubaran mo na pala ako sa isip mo. Mas lalo naman siyang natawa sa sinabi ko. Hey, not like that, babe. I just want to respect you and I'm really sorry kung nasasaktan na pala kita sa pagkukontrol ko sa sarili ko. Hindi ko alam na masyado na pala yung sakit na dinudulot ko sa'yo. I'm really, really sorry. I'm sincere. I'm sorry, babe. Lumapit naman siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Ang sarap pala sa pakiramdam na ikaw din palang iniisip ng taong iniisip mo. Hindi ko tuloy mapigilan ang kilig na nararamdaman ko ngayon. I'm sorry, Soraya. I won't do that again. Nanatili naman kami sa pwesto namin. Pareho na kami nakatingin ngayon sa pool habang nakasandal ang ulo ko sa balikat niya. This is the best feeling. Worth it naman pala yung sakit na nararamdaman ko nang dahil sa kanya. Siya ang nagiging dahilan ng sakit na nararamdaman ko pero siya din ang nakakapagpasaya sa akin. Ngayon, nabigyan na ng kapanatagan ang puso ko pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kami susubukin pa. Can I ask? Napabangon naman ako na magtanong siya. Hmm? Sagot ko. Where did you sleep that night? Nung gabing hindi ka umuwi. Of course, he will ask about that. Sa kondo ni Ethan. Tanging sagot ko sa kanya. Ramdam ko naman ang pagtitig niya sa akin pero nanatili lang ang tingin ko sa harapan niya. Who is Ethan? Siya bang balak mong pakisamahan? Is he that someone else? Umiling naman ako. He's just a friend, yung bago sa department namin. Bakit ka sumama sa kanya? Nilingon ko naman na siya dahil halata ng pagkairita sa boses niya. Dahil hindi ko alam kung saan ako tutuloy, hindi ko alam ang gagawin ko at kung saan ako pupunta nung araw na yun. Naabutan niya ako sa garden ng kumpanya na naliligo sa ulan. Masyado ako nasasaktan nung araw na yun, kaya sumama ako sa kanya kahit na hindi ko siya masyadong kilala. Pumunta nun sa kumpanya babaeng inuwi mo at kinausap ako. She said that she's your girlfriend. Nasaktan lang ako dahil nangako ka sa akin na kapag may babae ka na nagugustuhan, ay akong unang makakaalam. She's lying. She's not my girlfriend. Don't believe her. Hindi ko sinasabi sa yung babaeng nagugustuhan ko. Dahil paano ko masasabi yun sa'yo kung ikaw yung babaeng gusto kong makasama? I didn't know that. I'm sorry. Sincero niyang hingin tawad. I just smiled sweetly to him. Okay na. Don't worry. Hindi mo naman ako masisisi dahil nasaktan lang naman ako.
I know, but please don't sleep with other man next time. Mababaliw ako sa kakaisip, Soraya. Tinanguan ko naman siya. Halos libo-libong bultahang naramdaman ko sa katawan ko nang halikan niya ako. Isang banayad na halik pero ang lakas ng epekto nito sa katawan ko. Napahawak na lamang ako sa batok niya habang siya naman ay sa bewang ko. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Ito na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang mga araw na tuluyan kaming naging isa, ang mga oras na naging tapat na kami sa mga nararamdaman namin. Masyado kami nagpabulag sa mga iniisip namin na maaaring mangyari. Hindi kami kaagad nagkaintindihan. Ang buong akala ko hindi ko na mararamdaman ang ganitong saya kasama niya. Kasama na lalaking matagal ko ring pinangarap. Sabi nga nila, saka mo lang malalaman ang halaga ng isang tao sa'yo kapag nawala ito. Kaya bago pa man ito mangyari, habang kasama mo pa siya, iparamdam mo yung pagmamahal na nararapat sa kanya. Hindi naman masamang magkamali paminsan-minsan. Hindi masamang umamin sa tunay na nararamdaman. Ang masama, yung mahal mo pero sinasaktan mo. Sa kwentong ating narinig, sana'y may aral kayong nakuha dito. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita po tayo sa susunod pa nating storya.